kanyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, purihin ninyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon.
Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tututulang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapat na pangako na binibitiwan. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Hinirisaret, pinagkalumpunan siya ng mga napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangisda at nakahugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang nagsalita at sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod at wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Ngayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos nagkakansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang na sa ibang bangka upang tumulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka nang halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paa ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot, mula ngayon mamalakaya ka ng mga isda. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Karanasan po siguro marahil ang iba sa atin nang minsan nawawalan tayo ng pag-asa, lalo na po't kung higit na mas matindi ang ating dinadalang problema sa kasalukuyan at mga hinaharap na daladala natin. Tulad din ito ng naramdaman ni Simon Pedro na magdamag na wala silang huli. Sila po'y mangingisda. Pero nung nasabihan sila ni Jesus na ilubog ang kanilang mga lambat, bagamat si Jesus ay isang karpintero, mas may karanasan yung sila Simon kaysa kay Jesus.
Sumunod naman sila Simon Pedro at doon nga ating narinig at namangha ang mga apostoles nang sila'y makahuli ng napakarami na halos lumubog na ang kanilang mga bangka. Mga kapatid, tandaan po natin yung ating dinadalang problema na halos guguho ang buhay natin o ang pamilya. Pero kung atin pong titingnan, parang wala namang problema. There is no such thing as a problem. Only possibilities. Maraming posibilidad. Kaya nga lang po, kung iipitin mo ang iyong sarili sa isang problema at hayaan mo ito, mananatili ito sa iyo. Di po ba't marinig din natin ang mga kwento ng iba, nang malalagpasan nila ang problema, mas sigit pa pala nilang nakuha ang anilang biyaya na hindi nila inaasahan. Ganito po gumagalaw ang Diyos sa atin kung ibibigay natin sa Kanya ang lahat. Kung kaya't sa bawat galaw ng ating buhay, panatilihing narito po sa atin ang Diyos kasi Siya po ang magdadala sa atin ng ating lakas, nagpagsasalubong ng inaakala nating problema, pero sa bandang huli, ito lang pala'y kailangan ng mga posibilidad na ating titingnan. Kasi sasabihin ng iba, kung hindi ko napagdaanan yun, hindi ako makukuha itong nakakamit ko ngayon kung anumang biyayang ipinagkaloob sa akin. So ibig sabihin, napagdadaanan talaga ito at yung atin lamang po na ginagalaw ay ang daladala din natin ng ating Panginoong Diyos at sinusundan natin Siya sa ating mga kilos at galaw ng ating buhay. At pag nalalagpasan natin, mawari natin ng buong pagpapakumbaba, kung kaya't kung anong meron tayong biyayang natanggap, yun din pala din ang kaakibat na mas lalo tayong magpapakumbaba. Ibig sabihin, kung meron tayong biyayang natanggap, mas lalo po pala nating itong ating buhay ay magpapakumbaba. Marami pong pagkakataon na halimbawa, bagamat walang yaman, si San Juan Bautista, siya po ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon Jesucristo dahil mismong ang kanyang buhay ay siya na pong biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Minsan po bang narinig natin ang sinturyon na lumapit sa Jesus sa kanya at tinulungan siya sa kanyang daladalang mga problema lalo na't pagpapagaling sa kanyang anak. Buong nagpapakumbaba itong sentoryon na ito, leader ng sentoryon. At lalo tikit si San Pedro nung matanggap na niya ang dami ng kanilang huli, buong nagpapakumbaba at minsan nga nahiling niyang lumayo sa Jesus dahil siya ay makasalanan. Na ibig sabihin po, kabaliktaran po ang nangyayari sa ating buhay ng ibang tao na pag merong biyaya, pag yumaman, mas lalong nagmamataas, dapat pala'y nagpapakumbaba mas lalo tayo. Dahil sa bandang huli, hindi po yung inasang huli ng isang material na bagay, kundi sa bandang huli, ang nahuli ay ang apostoles na si San Pedro kasama ng kanyang mga kasosyo. Nang sila ay ginawang mga manlalakaya ng ating Panginoon para sa mga tao. So first of all, acknowledging that we have to be possessed by God. Aangkinin tayo ng Diyos at yun yung pinakamalaki at mahalagang biyaya na dapat po nating isipin. Kasi po ang iba karamihan dumudulog sa simbahan sa kanilang panalangin, ang isip kaagad ay kung paano makatanggap. Hindi po muna natin isipin ang dapat ng nangunguna sa atin ay yung magbibigay sa atin ng ating tinatanggap. Mas mapapalalim yung ating relasyon sa Kanya. Hindi po't pagka dumulog, pumunta sa simbahan, ihingi kaagad ang ating lahat ng intensyon at petisyon. Pagkatapos nito, ang karamihan po ang iba ay nakakalimutan na ang nagbigay ng biyaya. Ika nga,
madalas nating marinig, seek ye first the kingdom of God. At yan po ang diwa ng ating Panginoong Diyos. At ang diwa na yan ay siyang magsubaybay din po sa bawat galaw ng ating buhay. At ang biyayang matanggap natin ay kabuuan. Meron kang biyaya na una agit sa lahat na ang Diyos ay nasa sa iyo palagi. At kung ano man ang iyong tinatanggap, ito'y kaloob na mula sa Diyos at ito'y pinasasalamatan mo na sa kabila ng iyong pagkamakasalanan na ibibahagi pa rin ng Diyos sa atin. Kung ano man ang ating inihiling, dahil ang pundasyon, siya ang ating buhay. Therefore, we allow ourselves to be possessed. We allow ourselves na huhulihin muna tayo ng Diyos sa kanyang buhay at makikiisa sa kanyang misyon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, halik kayo, sumunod kayo sa akin, tinawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng panalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba, maging mapagbigay tayo sa ganoong panalangin. Ang ating itutugon, banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambag ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kami lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kami lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kami lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala, manalangin tayo. Banal na guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na bubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na muna sa'yo, muling ingahin sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na pag-aahin ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaalas sa pagkamatay at puling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabuyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang na tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy, the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement, mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church.
Halina't ilike at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account. Threads account. XO Twitter account. TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga fake at mapanlinglang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humiling ng lakas mong inalaan upang ang kagandang loob naming madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasanin po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuok ka namin, aral mo ang aming buhay at paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati panamin.